Sa isa pong mapagpalang araw sa ating lahat, welcome to Global Soul Ministry. Feed your soul. So this is my way of spreading the good news, the love of God through His Word. So ngayon pong buwan ng Pebrero ay magdiriwang po ang mundo, maging tayo po sa mga ating mga simbahan, tinatawag po natin buwan ng pag-ibig o buwan ng mga puso. Actually, yearly we conducted what we call Couples Night. So ngayon po, bigyan po natin ang muli ng pananaw na malalim, may pagkaunawa, base sa salita ng Diyos, kung ano ba ang kapangyarihan at katotohanan ng dala ng pag-ibig. Dito po sa Titus chapter 2, verse 11 to 14, ito po ang ating mababasa. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makakapabuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaniningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, I just want to give big shout out to J-Force is for First in Refersia, located at Nautical Highway, Barangay Bulbogan, Gloria, Oriental, Mindoro. So ito po yung mensaheng nais kong ibahagi sa ating lahat. Ano po? The transformative power of love. Ito po yung kakayahang makapagbago ng isang tao o ng isang bagay. Yung po ang ibig sabihin, ano? Dramatic change, metamorphic change, life-changing, transformational. Sabihin po natin, dati pong isang ganun, ngayon po ay naging santo. Dati pong mga tikong ang kamay, ngayon po ay naging bukas palad. That is a dramatic change. Yung po yung kapangyarihan pwedeng magawa ng pag-ibig sa buhay ng sinuman. Una pong punto sa ating pong makikita, that love has its own power, natural power. Ano ho? Ito po talaga ay may kanyang kalikasang kapangyarihan. Ang sabi po dong sa ating binasa sa Titus, yung pong kagandahang loob ng Diyos, yung pong pag-ibig ng Diyos, ang ano po, ang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Amen. So yun po, ano ho? Secondly, natin pong makikita, a love profoundly hopes for something great and better. Ano po? Kumbaga yung pag-ibig ay malalimang umaasa sa isang maganda o dakilang mga bagay. Sapagkat kung ating babasahin po ang 1 Corinthians chapter 13, verse 7, ito po ang ating mababasa. Basa po muna tayo ng Biblia, ano po? So, just stay tuned. Okay? Ito ang ating Corinthians. Yan, ito na po. So, sabi po dito sa 13 verse 7 ng unang Korinto, lumabas po tayo, praise the Lord. Amen? Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. So, pansinin po lang natin yung paliwanag o yung salitang puno ng pag-asa. So, love profoundly hopes for something good. Amen? So, pangalawa pong katangian, why love has the power to transform our lives. Pangatlo po, love eliminates fear deep within our soul. Inaalis po ng pag-ibig ang anumang uri ng pagkatakot sa ating mga puso. Would you imagine that? Kung ang isang tao dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa o dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos ay mawawala ang anumang pag-alala, pag-agam-agam o anumang pagkatakot sa buhay na ito, napakapalad niya. Yung po yung kapangyarihang magagawa ng pag-ibig sa buhay natin. We love our family. We can do all things for them. We love our friends.
we're also willing to sacrifice for them. We love God. We also can give Him over our life to Him. So yung po, ano, kumbaga, wala kang kinakatakutan, wala kang inaalaala kung pag-ibig ang nagahari sa ating mga puso. Kasi inaalis po ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Bakit po kailangan maalis yung takot? Sapagkat ang sabi po doon sa dulo, ang pagkatakot ay kaugnay ng parusa. Hindi po tayo magiging masaya kung sa buhay na ito tayo'y takot. Takot sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, takot sa takbo ng politika, takot sa takbo ng ekonomiya, takot sa kinabukasan, o maraming kinakatakutan. Hindi po tayo magiging masaya. Pero kung tayo ay lubos na nagmamahal, lubos na umiibig, ganap na umiibig sa Diyos, sa ating kapwa, masaya po tayo. Walang takot. Yung po ang ibig sabihin, ano po? So pangapat po, love is everlasting force and a divine quality. Ang pag-ibig po ay magpawalang hanggan. At mayroon po siyang katangian, makadiyos o makaubanal. Sabihin po natin gano'n, ano? Yan po yung ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Hindi po tayo lalayo dito sa ating unang binasa kanina. So, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, ang tatlong ito'y mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. So yun ano, sabi nga po doon, pwedeng mawala, ano po, yung ating pananampalataya o manghina. Pwedeng yung ating pag-asa din ay ma-challenge o ma-weaken. Pero sabi po yung pag-ibig, dahil ito po yung pinakadakila, hindi po pwedeng mawala ang pag-ibig sa puso ng sino man. Ano ho? Kahit nga po nasaktan, marahil nadi-discourage, pero muli po umiibig ang isang tao. Tama po ba? At yung po totoong pag-ibig, hindi ka takot masaktan, hindi ka takot mabigo, hindi ka takot ma-reject. Ano po? So, ang pag-ibig po ay nananatili yan. Hindi po pwedeng mawala kasi kung wala tayong pag-ibig, maging sa ating trabaho, hindi tayo masaya, hindi natin gusto, hindi natin mahal yung ating ginagawa, hindi ka talaga magtatagal dyan. Hindi mo gusto yung kapartner mo, aba, hindi ka rin magtatagal dyan. Pero, dahil ang pag-ibig ay nananatili, kahit anong mangyari, you will stay with that somebody, or you will stay in that family, or you will stay in that fellowship if you really have a genuine love. Yun po yun, ano? Pag-ibig ko'y nananatili. Mayroon po kong sinabi dyan, sabi po dito sa 8, dito rin po sa Corinthians chapter 13, verse 8, matatapos ang kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawala ang kalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So very clear, love is everlasting force and has a divine quality. So bakit po may divine quality? Mamaya po yun, oh. So, ito po yung isang kakayahan ng pag-ibig na makapag-transform, no? O makapagbago ng buhay natin kapag ka, ano ho? Above all, love is a person. Love is you. Love is me. Love is a person. Love is you and me. Ang pag-ibig po ay persona. Ikaw at ako. Bakit ko po nasabi? Remember that the Word of God says sa 1 John chapter 4, tingnan po natin, mayroon pong ilan dito mga mention o mga banggit. 1 John, Bible po tayo, sa banda dulo po ang ating John. Ito na po, chapter 4, verse 7. Sabi po dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So makikita po natin dito sa versikulo na ito that love is really a person in a person of our God. Amen? Because it is very clear na ang sabi, ang Diyos ay pag-ibig. At dahil tayo inibig ng Diyos, minahal na
payo ng Diyos, ipinadama niya yung pag-ibig sa atin. We are also commanded by God in Galatians chapter 5 verse 14 na sabi po doon, mag-ibigan tayo sapagkat ito ang kabuuan ng kautusan. So therefore, you and me is representing God Himself in a way of showing genuine love. So that's why love is a person. Ang pag-ibig ay isang persona sa katauhan mo, sa katauhan ko, at sa katauhan ng ating Diyos na unang umibig sa atin. This message may all be blessed beyond